John Carlo Arcano from University of Batangas. Sa video ng ito, i-identify natin ang winner using plurality with elimination. In this example, we have B stands for basketball, V stands for volleyball, and T stands for tennis. Ang goal ng plurality with elimination ay to get the plurality and majority. How can we get the plurality? Mamaya. Majority, how to get the majority? We have the formula approximated majority is approximated as total majority all over 2. Paano makukuha ang total majority? Babalik tayo dun sa ating table, the number of votes. Itong 17, 3, 16, 9, 25, and 19, pag-a-addin natin. Pag napag-add natin silang lahat, ang tawag dyan ay total majority. So, 17 plus 3 plus 16 plus 9 plus 25 plus 19 is equal to 89. So, makukuha na natin ang ating approximated majority using the formula total majority all over 2. So, we have 89 all over 2 is equal to 44.5. Since tayo ay approximated, ira-round off natin siya into nearest ones. So, this will be 45. Ito yung ating i-goal na makuha using plurality and majority. Ito ang magiging basihan para hanapin ang plurality. Kapag hinahanap ang plurality, it's either sumakto sa 45 or lumabis sa 45. Sa ating plurality, hinahanap siya using the first choice. Pero tayo ay plurality with elimination. So, kailangan nating mag-eliminate. Anong i-eliminate natin? Ang i-eliminate natin ay yung may pinakamababang boto sa basketball, sa volleyball at sa tennis sa ating first choice. May bearing ba si second at si third? Meron. Nakadepende yan sa haba ng ating choices. So, hahanapin natin ang number of votes ni basketball, ni volleyball at ni tennis sa ating first choice. So, we have B and B. 17 plus 9 is equal to 26. Doon naman tayo sa volleyball. We have V which is 3 and another V which is 25. So, 3 plus 25 is 28. Then, the last one, we have tennis which is 16 and another tennis which is 19. We have 35. Again, that is plurality with elimination. I-eliminate natin yung may pinakamababang boto. So, in this 3, ang may pinakamababang boto ay ang basketball, kaya siya ang i-eliminate. Saan po mapupunta ang 26 na votes? Mapupunta yan pag kinancel na natin ang basketball dito sa ating table. So, cancel muna natin lahat ng B sa ating table. Since kinukuha natin ang majority, kaya lahat ng B sa ating table ay binura. Again, saan mapupunta yung 26? Mapupunta ang 26 sa baba ng ating basketball. Since ang bing ito ay nawala na, yung hati ng votes ay mapupunta sa nasa baba niya. So, itong 17 ng ating basketball mapupunta sa volleyball at yung votes ng basketball na 9 ay mapupunta sa tennis. So, itong 17 mapupunta sa volleyball at itong 9 mapupunta sa tennis. So, ang gagawin natin, i-add natin siya. We have volleyball 17. So, we have 28 plus 17 is equal to 45. Ito naman sa isa, we have 9 para sa tennis. So, plus 9. 35 plus 9 is equal to 44. Nahit.
Hit na natin si 45. Siya ang i-declare nating winner. We can conclude that volleyball is the favorite sport with 45 votes.